Good morning, guys. Welcome again to my YouTube channel, Gong CV Vlog. Don't forget subscribe my channel, guys. Now, guys, late na talaga ako. Mag-alas 9 na. Late na ako, grabe. Late na, late na. Buti na lang walang bandy clock dun. Ayan guys, late talaga ako. Kahit tanghali na ako gumising mula kahapon pag uwi ko dito sa Taguig. Nakauwi ako, madilim, padilim na. Oo, padilim na, dumating ako rito. Umalis kasi ako dun sa Cavite, sa Nait, for 4 p.m. Tapos traffic pa kasi nagbukas yung isang mall doon sa bandang Tansa. Traffic. May nagbukas na mall doon, SM. Kaya na traffic ako. Pagdating dito, padilim na. Alas 6 ako dumating, mga 2 oras ang biyahe. Oo, matagal din. Tapos pag Sunday pala, ito mga area na to na parang park. Pagdaan ko kahapon, yan yung mga area na yan. Ang daming tao. At oo, ang daming tao. Ang daming parang mga masyal dito. Halos mapuno ng tao yung mga area na yan. Oh, yan oh. Yung mga, may mga damo-damo na yan. Pasyalan pala dito pag hapon. Punong-puno, daming tao. Oh, konti na lang ating gasolina. Tapos yun oh, yan oh. Yung mga area na yan, yung mga damuhan na yan. Ayan, puno yan, ang daming tao, ang daming naman masyal pala rito. Ginawa nilang ano yung parang playground. O, kwentuhan, pasyalan, lalaro. Ganun pala yun. Habang ko lang nakita yung pag-uwi ko eh. Ayun. Mamaya uli, guys. Alam nyo, guys, kung bakit mayroon tayong bahay sa Naik. Nakuha natin yung sa Pag-ibig. Hanggang ngayon, binabayaran natin yun. Nakuha ko yun ng 15 years kasi may edad na tayo, kaya ang accredited na years na pwede natin kunin na mabilis ay 15 years. Ay kung wala tayong trabaho, guys, hindi natin mababayaran yun. Kaya trabaho pa rin tayo para mabayaran yun. Tapos itong pag-YouTube ko, guys, ano lang to, guys, yung gusto ko talagang ma-monetize ng YouTube para meron akong, sakaling wala na akong trabaho, meron akong pera na mabayaran itong bahay na ito. Kaso hirap tayo, guys, hindi pa tayo monetize sa YouTube kasi kailangan ng YouTube ang 1,000 subscriber para ma-monetize ako. Pero dyan ako hirap. Oh guys, kahit pa paano, guys, kahit nahirapan tayo. Kasi yun ang point ko dito, yung pag wala na akong trabaho, kahit sa YouTube man lang, makakuha tayo ng pambayad dito sa bahay. Pero
hirap tayo eh. Hindi rin tayo makakatulong sa mga nangangailangan dahil ultimo sarili natin, pamilya natin, hirap kang buhayin. Diba guys? Kaya yung choice ko talaga, pag wala na akong trabaho, kung ma-monetize ako sa YouTube, ito talagang choice time ko na alternate. Para yung bahay ko sa Naik, matuloy-tuloy ko mabayaran. Yun nga lang problema. Kailangan natin magtrabaho talaga. Kaya yung mga ano ko guys, yung mga video ko para sa inyo na mapanood nyo. Hindi, kung magustuhan nyo ba yung sa edad ko ba, na kaya ko pa na mag video, mag vlog sa mga ginagawa ko kahit may edad na tayo, para iparating ko ba sa inyo na si kuya kaya pa palang mag vlog, kaya pa rin niya mag video kahit pa paano. Sa buhay kasi natin guys, kasi habang buhay ka, hindi ka titigil sa paghahanap buhay. Kailangan mo talagang gawin para sa pamilya mo. Mula sa kasi habang nabubuhay tayo, ang tao, mula sa pagkapanganak mo, inasusan ka na, bibinyagan ka, pag-aaral mo sa elementarya, high school, pag-college mo, wala pa rin tigil yun na kailangan mong gumalaw sa buhay. Magtrabaho ka para mabuhay ka. Guys, kasi laking Mindanao ako eh. Ay, laking Mindanao. Doon ako pinanganak sa Mindanao. Dito lang ako lumaki sa Luzon. Oh, umalis ako ng Mindanao. 4 na taon pa lang ako noon. 4 years old na, bata ako pa noon. Eh, kinuha ako ng kapatid ko. Dinala ako dito sa Luzon. Meron yung guys, yung kapatid ko eh, yung bayo ko, ang trabaho nun sa restaurant dati. Eh, wala na pala yung bayo ko, sumalangit na. Kasi may edad na rin yun. Kahit nakatira ka sa kapatid mo, ang kalabo mo dun yung asawa. Malupit yun. Pag paluin ako nun, hataw-hatawin ako nun, para ang gaan ng kamay nun eh. Para manakit. O, oh, diba? Ang hirap ang, ano, buhay natin. Gas mo na tayo, wala tayong gas. Pula! Sandaan! Yan guys, dito magkano rito. Oh, wala nakalista. Yan guys, lumaki tayo na hindi, wala akong magulang, wala akong kapiling na magulang mula pagkabata. Hindi ko sila nakasama sa buhay. Yun guys, lumaki tayo na hindi ko kapiling ang aking mga magulang kasi
bata pa ako noon, wala na akong nanay. Ay, yung tatay ko naman, hindi ko rin nakapiling, hindi na lang ako rito sa Manila. Ganun kahirap na hindi mo kasama ang magulang. Nung nag-elementary naman ako, guys, ako yung ano eh. Pag nangangailangan ng donation sa mga school, sa mga estudyante, ako yung nangangailangan, mga kailangan ko talaga eh. Kung merong donate para sa mga estudyante yung mahihirap, ako talaga yung nangangailangan. Oo, di ba? Tapos eh, pag may time, magtitinda tayo ng ano, nung pandesal. Sa umaga, yung madaling araw, titinda tayo. Madaling araw. Tapos, pag hapon naman, yung merienda, titinda naman tayo ulit ng pandikoko. Yung ilalakungo ba? Tapos yung mga perang naipon ko dyan sa aking pagtitinda, mga kinikita ko niyan, nakakabili tayo ng ano, ng damit, short na kailangan kong bilhin, tapos makabili ako ng pagkain. Masaya na ako noon dahil hindi naman kumabila nung kapatid ko, dahil hindi naman may kahirapan din naman ang buhay nila, dahil hindi naman tayo napapansin gaano sa mga ganyang bagay. Sarili sikap tayo nun. Kaya naranasan natin maghanap buhay, bata pa lang. Yun. Di ito na ano, nag-graduate na tayo ng elementary. Problema naman pag college. Ito nung nangyari, college, high school. Sino kayo magpapaaral sa akin pag high school na ako? Tambay ako elementary nito. Wala nang kasunod. Dinala naman ako rito sa Manila. Kasi sa Olongga po ako nag-elementary, guys eh. Doon ako nakatapos ng elementary. Eh, ito na ngayon, guys. Dinala ako dito sa Taguig. Dito na ako sa Taguig, Kumermi. Yan ako nakatapos ng high school. Ang nagpaaral sa akin yung auntie ko, the side sa babae, auntie. Yung asawa niya, abroad, seaman. Nung araw. Eh, wala na sila pareho sa sumalangit na wa kanilang kaluluwa. Hindi ano, sila nagpaaral sa akin ng high school. Natuwa naman ako. At makapag-aral ako ng high school, siyempre. Sa kanila ako nakatira. Sa kabila ng lahat ng yan, kailangan mong gumawa ng sipag kung saan ka nakatira. Diba? Hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Kailangan gumawa mo ng sipag. Ginawa ko naman ang lahat para magampanan ko ang gawaing bahay. Kailangan malinis na ang bahay bago ka pumasok. Pag-uwi mo, magluluto ka ng ulam para sa kanila, para sabay-sabay na silang kakain. Ano kasi ang auntie ko nun, siyeman kasi asawa, lagi may laman ang rep nun. Luluto mo na lang eh, para ano eh, makakain ng maayos. Ganun ang routine. Kailangan masipag ka sa ibang tao. Kasi kung hindi ka masipag, saan ka pupulutin naman yan, aawain ka ng mga anak.
na marami silang magkakapatid. Diba? Meron naman mga pinsa ko na yun, yung mga anak niya, yung auntie ko. Yan. Tapos guys, nakatapos tayo ng high school. Nag-graduate tayo nun. Salamat, auntie tsaka tito. Matiyo pala. Nakatapos po tayo. Ito pa. Ngayon guys, di problema naman, college. Wala tayong pang college. Hanap na tayo ng trabaho. May trabaho na tayo. May trabaho. Kumala na nyo guys yung trabaho. Mga 18 years old pa lang ako nun. Trabaho na eh. Kumalala nyo yung kadiwa. Yun ako nag-start ng trabaho. Thanks sa mga trabaho. Bong! Bong! A video. Oh, sige. Yung guys, ano? Hindi nagtrabaho na tayo sa ano? Sa kadiwa, 18 years old pa lang ako nun. Pag nakatanggap ka na ng pera, may sweldo ka na, masaya ka dahil mayroon ka ng trabaho eh. Ganun, doon ako tumagal sa trabaho na tuloy-tuloy na hanggang regular tayo sa mga kumpanya. Oh guys, tatapusin ko muna ang vlog ko ngayon guys. Yung tatapusin ko muna ang kwento. Kasi malapit na akong makarating sa aking pupunta guys. See you guys, bye bye. Yun guys, saan ba tayo natapos ang kwento kanina? Di yung ano na, yung sa pagka-college naman, wala na tayong pang-college. Di may trabaho na ako nung 18 years old pa lang. Eh di, ang ginawa ko, pasok sa umaga, aral sa gabi, yung papasok ako sa gabi sa school. Yun. Kaso hindi ko naman natapos yung kurso na kinuha ko, naka 21 unit lang ako. Hindi ko natapos, sayang din. Kasi nakapag-asawa tayo ng maaga. Kaya hindi tayo nakagraduate ng college. Punta tayo ngayon guys sa Poblete at nautusan tayo dun sa buhay naman talaga ng tao guys. Talagang nakatatak na sa atin yung para mabuhay ka, matuto kang maghanap buhay para meron kang makain at sa iyong pamilya. Opya, dami nakaharang. Yun, libre. Kanina may nakaharang. Nakaliwa siya. Tahan-tahan tayo. At kakaliwa siya. Ayun, lusot na. Diba? Sa buhay no, sa pagtanda ng tao, ganun pa rin, magastos pa rin. Eh, kailangan mo, halimbawa, kung meron ka namang pension sa SSS o sa pag-ibig, mapakinabangan mo yan sa pagtanda mo kasi meron kang makukuhang benefits. Tulad nung sa akin guys, di ba, mag 60 na ako. Nakuha ko na yung SS ko tsaka pag-ibig.
Nagkuha ko ng SS. Yun nga guys, pinabili ko ng NMAX. Tas yun, yung binablog ko sa inyo lagi, pag dinadala ko yung NMAX, doon napunta ang aking pera. Iyon. Tapos guys, mamaya na ulit tayong magkwentuhan guys. Medyo matati. Ayan guys, at muli dito natin tinatapos ang ating pagbablog. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood sa aking vlog, sa mga kaibigan, classmate, at mga subscribers natin kung saan mo kayo lupalot ng Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyo. Bye bye.